Hi, Fire Signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for February 9, 2024. Please be reminded that this is general reading po. So, maaari kayong makarelate o hindi, just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa Daily Tarot Reading natin. Para po sa gustong magpa-reading, maaari nyo po makuha ang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong February 9, 2024? Sa araw na ito, may matatanggap kayong, may ma-receive po kayong good news. Pwede niyong sabihin ito sa isang grupo, sa family pa. Like for example, buntis po kayo, in-announce niyo po. Ano pa? Ano to eh? Pagbabago to sa inyong buhay. Itong good news na ito. Tapos, change for the better. Ano po ang ganap sa araw nito para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong February 9, 2024? Okay. May nakita ko ditong opportunity or isang proposal offer po para sa inyo. Pwedeng nagkaroon ng agreement po dito sa araw nito, signing of contract, pwedeng marriage contract or signing contract sa inyong career. Basta po signing of contract ang nakita dito. Agreement. Commitment. Yun. May nakita rin na akong promises dito. Yes, ano. Commitment is also promises, diba? So, may nakita akong promises po dito. Ano po ang ganap sa araw nito para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong February 9, 2024. Ooh. Mag-ingat po sa taong mahilig magmanipula po. Pwede nag-spy po to sa inyo. Basta po mahilig po siya magmanipula. Mag-ingat po sa kanya. Kasi may nakita ko ditong masamang intensyon. O hindi siya totoo sa kanyang sarili, hindi po siya totoo sa kanyang kapwa. Pwede din ito na, ano, regarding po to sa career nyo, sa work po nyo. Busy kayo sa pagtitinda, pwede din ganyan. Spirits guides. Pwede din itong ano ha, wedding. O, example po, wedding or pregnancy na announcement. Kasi may nakita ko ditong marriage contract eh. Pwede ganun. Ano po? Ano po ang mensahe para po kay Aries, Leo, Sagittarius ngayong February 9, 2024, Spirits guide. Take a leap of faith. May bagong simula talaga dito. This is new beginning also. Dalawang card na po nagsabi dito. Ano po ang ganap? Ano po ang mensahe niyo po, Spirits guys, para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong February 9, 2024? Raise your standards. Kasi may napirma kayo dito eh. Pwede yung pirma yan para na-hired na kayo, job order. Pwede din raise your standards, ganun.
Ano po ang energy ni Aries Leo and Sagittarius ngayong February 9, 2024, Spirits Guide? Clarification po sa card na ito. Career and money po ni Aries Leo and Sagittarius ngayong February 9, 2024, Spirits Guide. Clarification po sa card na ito. Love and romance, self-love, partnership and romance ni Aries Leo and Sagittarius ngayong February 9, 2024. Clarification po sa card na ito. By the way, Aries Leo and Sagittarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video po ni Aries Leo and Sagittarius. 2024 Gabay Tarot Reading. Yes, that is 12 months, 1 year Gabay Tarot Reading. Uploaded po noong December 2023. At may upload po tayong bago. First quarter, January, February, March 2024 Gabay Tarot Reading. February 2024 Monday Gabay Tarot Reading. At February 1 to 15, 2024, first half of the month, Gabay Tarot Reading. At may ongoing po tayong upload ha, regarding sa love reading po. So, abang-abang po tayo. Okay? Maraming salamat po. Sa araw na ito ngayong February 9, 2024, para po kay Aries Leo and Sagittarius. Pasensya na po sa ingay. Focus lang po kayo sa akin, ha? Pasensya na talaga sa ingay kasi maingay po yung kapitbahay namin. So, focus po kayo sa akin, okay? May nakita ko dito na nakaramdam po kayo ng lungkot kasi may kakulangan or pagkawala. Pwedeng stress to eh. Ingatan yung sarili nyo ha, baka magkasakit kayo dahil sa stress. Aries Leo and Sagittarius. Some of you. So, ayun ha, take this kung naka-resonate kayo. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay nyo po sa iba kasi general reading po ito. May nakita po ako dito na nawalan ng trabaho. O nalampasan yung opportunity na makapagbago sana sa inyong buhay. Kaya kayo po ay malungkot. So, kailangan nyo pong ingatan po yung kaperahan nyo, sabi po dito. Kasi some of you, hindi na po nag-monitor sa inyong kaperahan. So, kailangan talaga na i-check nyo po yung kaperahan nyo at savings nyo nga po. I-check nyo po kasi may warning po dito na kailangan nyong ingatan ang inyong kaperahan po. Kasi may chances na magkaroon ng loss of money. Pwede ding ginasta ito or may kumuha. Tapos, ayun, mag-ingat po din kayo sa inyong relasyon. Kasi may nakikita ko dito na parang ano, hindi kayo okay. Hindi naman okay. Basta po may sabi po dito na kailangan ng pag-iingat sa isang tao. Ah, okay. Okay po, okay. Kasi may man na ganito po, Aries Leo and Sagittarius. Meron kasi yung taong na mahilig magmanipula dito. So, wala tong magandang intention, right? Oo. So, mag-ingat po sa kanya. Kaya sinabi dito na mag-iingat po kayo sa isang tao na may masamang intention sa inyo. Pwede din may masamang intention sa inyong kaperahan. So, save your money, guard your money. Yun.
Tapos magtiwala po daw kayo sa inyong sarili. Sabi po ng card dito, believe in yourself, think positive na makabangon kayo ulit. And have faith na ang divine can lift you out of any period of loss. Okay? So huwag kayo matakot. Kaya nga andito kami para magkaroon kayo ng gabay, pero yung decision is sa inyo po. Okay? Tapos, kung hindi ito nangyari, so, ayun, i-guard nyo yung mga valuable things doon, dyan, kaperahan nyo. Tapos, think positive po daw kayo. Huwag kayong mag-claim ng negative, ha? Kasi iba yung mag-claim nyo niyan, which is negative. Gusto nyo ba yun? Diba? Hindi. So, think positive. Have a positive affirmation. Okay, believe in yourself. Tapos ask kayo ng divine assistance. Okay? Kasi may nakita talaga ako dito na stress, nagkasakit na sa stress. May nakita akong loss of money dito dahil hindi nagkaroon ng balanse. Hindi na focus sa, nawala ng focus po. Kasi may nangyari, ayun, nagkaroon ng disbalanse. Sabi po ng card dito, focus on mind healing instead of suffering. Kasi, ayun, kung nag-suffer tayo, alam kong some of you hindi makontrol eh, di ba? So, sana, kung nakinig kayo ngayon, kung some of you nalungkot ngayon kasi may na-loss po sa inyo, may nawala po sa inyo, ask kayo ng divine assistance and focus po kayo instead nag-suffer kayo focus po kayo sa mind healing. Okay. Oh, itong gusto ko, ito yung gusto ko sa inyo. Actually, ano to sa para talaga to sa inyo. Oo. Itong card na ito. Na-overcome nyo na po yung obstacles. Na-overcome nyo na po yung challenges. Nakikita ko po dito. So, I'm happy for you, Aries, Leo, and Sagittarius, kasi na-overcome nyo na po. So, na-prove nyo sa sarili nyo at sa universe na kaya nyo na i-handle itong challenges na ito. Na na-overcome nyo na. So, you are back on your track. Nagkaroon na ng self-confidence po dito. Self-assurance. Inner power. Courage. Resilience. Pag-angat mo. Wow. So, sabi po ng card dito na maging matatag po kayo sa sandaling ito dahil na-overcome mo yung struggles or challenges mo ngayon. So, naging mas matatag po kayo. This card asks you na harapin mo yung fears, struggles, or challenges kasi iwasan mo ito. At mag-move forward ka with courage. So, this card tells you na you don't know how you... you don't know your own strength until it is tested. So, feel your fears and take action anyway. Okay, sa career and money po. Nalagaan nyo dito mabuti ang yung trabaho at kaperahan, oh. Marami kayong iniisip ngayon na bagong idea. So, this is a blessing kasi marami kayong idea. Para sa marami kayong iniisip na bagong idea ngayon para sa ikababuti ng yung negosyo o trabaho at kaperahan. Makakatanggap ka rin ng mensahe po para sa... makatanggap ka ng mensahe sa pamagitan ng panaginip po. So, enjoy ka ngayon sa pag-spend time sa bahay. May ilan sa inyo nag-enjoy sa home decoration. So, nakikita ko naman na inalagaan nyo yung career nyo, yung finances nyo. Diba sabi ko sa inyo, nag-iisip po kayo dito kasi nagpaplano kayo. Nagpaplano kayo, marami kasi kayong new ideas. Pero huwag niyong pong hayaan na magkaroon ng stagnation na puro pag-iisip po sa buong araw. Kailangan ng productivity. Kailangan na maging productivity tayo sa araw-araw para may better outcome tayong expectation sa future. Okay?
Tapos huwag po daw mag-isip ng negativity. So positive affirmation po, kasi kung positive affirmation yan, ma-attract natin yung positive energy. Okay? So be confident. Focus po kayo, tapos hingi kayo ng guidance sa taas. Tapos mag-iwas po daw kayo sa isang away, kasi may nakita ko dito. Na nag-away kasi hindi successful yung plano or hindi maka-move on. So umiwas po kayo sa ganyan. Okay? Okay. Okay, sa career and sa love life, self-love, partnership, and romance. Nakikita ko naman dito sa career and money mo na inalagaan mo yung sarili mo, yung money nyo, yung career nyo. May chances na na-overcome nyo na ito eh. Itong pagkawala ng focus at confidence. Kasi nakikita ko dito na ma-overcome nyo. You are back on your track. Oo. Okay. So ngayon sa love life, self-love, partnership, and romance. Inspired po kayo dito. Oh, okay. Isang bago na kapanapanabik na relasyon na puno ng passion at intensity ay nagbo-blooming. Kung ikaw may karelasyon, sa buhay mag-asawa, maaari mong maramdaman ang pagtaas ng muling pag-ibigan na posibleng humantong sa pag-level up. Sa mga single dyan, self-love nakikita ko dito eh, sa mga single. Which is very good. May matanggap kayong good news po sa mga may relasyon at sa mga buhay mag-asawa dyan. Oo, kasi may nakita ko dito na makareceive kayo ng good news, tapos magbabago po yung daloy ng inyong buhay sa pag-iibigan. Oo, nakikita ko dito. And, Aries, Leo, and Sagittarius, sa mga may buntis dyan, kailangan nyo magpa-check up sa doktor kung kinakailangan po. Kasi, di ba po, may nakikita ko ditong stress eh. Di ba? So, kailangan nyo magpa-check up po. Kung may naramdaman kayong hindi na mabuti, kailangan nyo magpa-check up agad sa doktor kung kinakailangan po. Kasi may nakita po akong dito. Kailangan ng pag-alaga sa sarili. Okay? Kasi nakita ko dito parang nagpabaya po dito some of you sa sobrang stress. So, kailangan po. Kasi may nakita kong pagbubuntis dito eh. Pagbubuntis or basta po bagong sibol. Basta pagbubuntis po. Tapos, meron din dito. Pero, kailangan po raw na alagaan yung sarili nyo. Kung may naramdaman kayo na hindi mabuti, so, kailangan talaga na magpa-check up kayo ng maaga sa doktor kung kinakailangan. So, umiwas na lang po kayo sa stress. Kung pwede po. You're creating blockages dito. So, connect to your intuition po hanggat maaari. Kasi nag-isip kayo ng negativity dito. May paalala rin dito na huwag kayo mag-isip ng negativity. Kasi iba yung ma-attract nyo eh, which is negative energy.
Alam kong hindi nyo yan gusto, Aries, Leo, and Sagittarius, pero kailangan nyo itong gawin na magkaroon ng positive affirmation. So, kailangan ng pagtanggap at pag-unawa kung hindi nyo, kung may dumating na hindi nyo gusto, kailangan ng surrender niyan, pagtanggap at pag-unawa, at pag-move on. Tapos, i-process nyo yung nararamdaman nyo. Kung hindi nyo makayanan yung feelings nyo na sobrang bigat na seek help sa mga taong malapit sa inyo, okay? Tapos, meron akong hindi na magandang nararamdaman dito eh. So, take care of your health, ha? Aries, Leo, and Sagittarius. Kasi sobrang stress mo dito eh, sa pagkawala ng isang bagay or isang tao. Kung nawala man yung bagay, kailangan natin tanggapin, baka wala na pong paraan. Kasi kung like for example, kung scammer yan, paano mo siya mahanapin? Tapos isipin na lang natin yung health natin, yung at least safe kayo, ganun. Tapos kung bagay man yan, ma-earn nyo naman yan ulit. Tapos gawan ng solusyon po, gawan ng solusyon. At kung sobrang pag-iisip na, kasi naramdaman ko sobrang stress at bigat at sakit ng ulo to eh. Kailangan talaga ng maikausap kayo. Okay? Kailangan talaga na makinig kayo sa inyong sarili. Oops, hindi na to pwede. Kasi sobrang bigat na eh. Nakakasama na to sa sarili ko. Hindi to pwede kasi, diba? Health is wealth. Pero nakikita ko naman na malalampasan nyo. Pero some of you, sobrang bigat eh. Kailangan nyo talaga na may kausap, na may tutulong sa inyo. Tapos isuko nyo lahat kay God. Yung worries nyo, isuko nyo lahat. May paraan pa naman. May chances pa, may opportunity pa sa naiba. Okay? Huwag pilitin kung hindi siya mapilit. Huwag pilitin kung wala na talaga. So, focus po kayo sa makontrol nyo po. Huwag na kayo mag-focus sa hindi nyo na-control. Kasi, mas masasaktan kayo niyan eh. Aries, Leo, and Sagittarius. Ano ba to? Ano ba itong na-stress sa inyo? Nagkaroon kayo ng stress. Ano ba to, Aries, Leo, and Sagittarius? So, kung gusto nyo ikwento dyan sa comment section nyo, ikwento nyo. Okay? Kasi nakita ko dito na hindi matanggap eh. Hindi matanggap ang mga nangyayari. Ganun. Ano ba yan? Tapos ingatan nyo ha, lalo na sa mga buntis dito. Bigla ako na nag-alala. Ingatan nyo po ang sarili nyo. Magpa-check up, sabihan nyo yung family nyo, yung partner nyo na yung kailangan nyo magpa-check up. Kailangan nyo isipin yung sarili at yung ang bata. Okay? Tapos kung yung problema is ibigay nyo lang po sa iba. Oo. Ibigay nyo lang po sa iba or ano, pwedeng kung ipending nyo yan. Harapin nyo yung pinaka-importante. Kung importante talaga yan, makailangan mag-reflect po. Kasi hindi naman katapusan ng mundo. Oo. May paraan pa talaga yan. Ano ba yan? Ano ba yan, Aries, Leo, and Sagittarius? Maganda naman ang reading ko dito. Kasi may, survivor eh, na-survive. Maganda ang flow ng energy dito. Kahit anong bigat ng pagsubok, na-overcome naman yung challenges. Tapos may self-love pa dito. So, kailangan talaga alagaan. Okay, Aries, Leo, and Sagittarius. Hidden truth, ano pong iniisip mo, anong iniisip niya? Aries, Leo, and Sagittarius, ngayong February 9, 2024. I'm starting to understand our connection.
Tapos Aries, Leo, Sagittarius, kung sa buhay pag-ibig man yan, alam ko mabigat po yan. Pero isipin natin yung sarili natin. Tapos marami pa namang chances. Kasi hindi ako makapagsabi pa ng ng advice kasi hindi ko alam kung ano yung klaseng mabibigat na pakiramdam nyo. Maaring itong malulokong ito. Maaring yung nawala na bagay or tao sa inyo, na importante sa inyo. So help yourself. Huwag nyo pahirapan yung sarili nyo po. Kasi, ayun. Hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip niya? Aries, Leo, Sagittarius kayo February 9, 2024 sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon. I remember every detail of that day. Spirits guys, ano pa ang ganap sa ano pa ang love message po para sa mga single na Aries, Leo, Sagittarius ngayong February 9, 2024. Para ma-relax at kalma kayo, kung mahilig kayo sa art, so take time. Ito yon. Ito yung sabi ko sa inyo, Aries, Leo, Sagittarius. Natawa ako kasi gusto kong lumabas to eh. Okay. Positive affirmation. Ito yung sabi ko sa inyo kasi dalawang card na po nagsabi dito na naging negative minded po daw kayo. Tapos may nasabi din kayo na negative. So hindi yan kasi mabuti kasi mas ma-attract nyo yung negative, which is hindi na makabuti sa atin, okay? So Aries, Leo, Sagittarius, makinig po. Positive affirmation. I love myself. I am worthy. I am grateful. I am brave. I am beautiful. I choose love. I am healthy and I am happy. Yan yung gusto kong lumabas ngayon. So, lumabas nga. Okay? So, huwag niyo pahirapan yung sarili niyo. Calm and relax. Love message po para sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon dyan. Na Aries, Leo, Sagittarius kayo February 9, 2024. Sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon. Aries, Leo, and Sagittarius. Illusion, avoid the trap of mistaking a fantasy for a true soul connection. Love message po sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon. February 9, 2024. Remarkable. Notice everything remarkable about your relationship. Wisdom message po, spirits, guides, angels, archangels, guardian angels. Mensahe niyo po para kay Aries, Leo, Sagittarius ngayon, February 9, 2024. Wisdom message po. You're an earth angel who was born to protect nature and teach about nature and then animals. And nutrition. You conduct healing work with your culinary skills. Kabuang advice niyo po para kay Aries, Leo, Sagittarius ngayon February 9, 2024. Balance spirituality and practicality. Kabuang advice niyo po
Para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayon February 9, 2024. Your dreams need a practical plan. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe nyo po para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayon February 9, 2024. Message from Archangel Zadkiel. It is time for transmutation. Carry the violet flame. And message from Archangel Samael. Choose harmonious responses. Act with wisdom and grace. So that is your reading po today, February 9, 2024. Aries, Leo, and Sagittarius, please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.